Episode bilang 12. Titulo, Handa ka na bang bumoto? Ang karapatang makapagparehistro at makaboto kapag eleksyon ang ating paksa ngayon. Ang ganitong paksa ay bahagi pa rin ng ating layunin na linangin ang ating sarili at magkaroon ng ugnayan sa komunidad. Bawat mamamayang Pilipino ay may tinatamasang karapatan. Ang mga karapatang ito ay nakatakda sa katipunan ng karapatan na nasa saligang batas. May dalawang uri ng karapatan. Ang mga ito ay ang karapatang sibil at karapatang politikal. Ang karapatang sibil ay karapatan ng bawat Pilipino bilang naninirahan sa isang pamayanan. Ang karapatang politikal naman ay nauukol sa pagpapalakad ng pamahalaan. Dapat alam ng isang Pilipino at dapat isinagawa ng isang mamayan ang kanyang mga tungkulin bilang Pilipino. Isa sa mahalagang tungkulin at karapatan ng isang Pilipino ay ang magpatala at bumoto. Sa pamamagitan nito, mailalahad ng isang Pilipino kung anuman ang kanyang gusto. May tungkulin at karapatan ang bawat isa sa atin na makibahagi sa pamamahala sa ating bayan. Papaano na isasagawa ito? Sa pamamagitan ng pagpapatala at pagboto tuwing eleksyon. Sa isang malayang bansa tulad ng Pilipinas, ang pinakamabuting proseso sa pagpili ng mga kinatawan ng mga mamamayan ay sa pamamagitan ng pagboto. Upang makatiyak na may maayos, malinis at kapanipaniwalang eleksyon, ang mga batas ukol sa eleksyon ay nakatakda sa aklat na pinamagatang Omnibus Election Code, COMELEC Rules of Procedures and Other Election Laws. Pero alam ba ninyo ang mga katangiang dapat taglayin upang makaboto ang isang tao? Ano naman ang mga diskwalipikasyon ukol dito o sino yung mga taong hindi maaring bumoto? Malalaman natin ang mga ito sa ating kwento na pinamagatang, Handa ka na bang bumoto? Sa kwentong ito, itatampok ang isang pagpupulong sa barangay. Nagpatawag ng meeting ang kapitan ng barangay at kanilang pinag-usapan ang mga problemang makakaharap ng mga tao kapag nagpaparehistro at kapag bumoboto. Nagkaroon ng mga pagtatanong mula sa mga taong bayan. Ang ilan sa mga napag-usapan ay kung sino ang kwalipikado magparehistro, sino ang hindi makakaboto, at ang mga problema sa rehistrasyon at botohan. Kunting katahimikan lamang po mga kaibigan. Pinatawag ko kayo dahil may pag-uusapan tayong mahalaga. Tayo'y nadirito upang pag-usapan ang nakatakdang pagrehistro para sa nalalapit na eleksyon. Sa susunod na Sabado at Linggo naman ay ang pagrehistro ng mga botante. Ating pag-uusapan kung ano ang gagawin para maging maayos at tahimik ang pagrehistro. Atin ding pag-uusapan ang mga problemang inyong makakaharap na may kaugnayan sa pagrerehistro at sa pagboto. Kasama natin ngayon ang isang opisyal ng COMELEC dito sa ating bayan upang sagutin ang ilang mga katanungan ninyo ukol sa pagrerehistro at magbibigay na rin ng ilang mahalagang impormasyon ukol dito at sa pagboboto. Narito po si Ginoong Rolando De Leon. Maraming salamat po, Kapitan. Mga kaibigan, huwag po kayong mag-atubiling magtanong. Mainam yung kayo'y magtatanong upang malaman ang impormasyong napakahalaga para sa bawat Pilipino. Ang pagboto po ay ating tungkulin at karapatan. Kailangan gawin natin ito ng wasto. Pero bago tayo makaboto, kailangan magparehistro muna po tayo. Tama si Ginoong De Leon, mga kababayan. Ngayon, ano ang mga katanungan ninyo? Kapitan, 18 pa rin ba nakatakdang edad para magparehistro ang isang tao? Oo naman!
Kaya samahan na ninyong magparehistro ng inyong mga anak na sumapit na sa 18 taong gulang. Eh, kami po, Kapitan. Kalilipat lang ho namin dito ng mga ilang buwan. Pero kami po ay nakarehistro sa probinsya ang aming pinanggalingan. Kailangan pa ba naming magparehistro ulit? Abay, kailang ipakansela ninyo ang inyong rehistro doon para kayo ay makapagparehistro ng panibago dito sa ating bayan. Eh, ano pong gagawin namin? Di ba pwedeng magparehistro na lang ng panibago dito? Aba, hindi pwede yan. Eh, kung pagkaboto ninyo dito, umuwi naman kayo sa probinsya, bumoto ulit kayo doon. Eh, di, flying voters pa ang mangyayari sa inyo. Bawal po yun. Umuwi kayo sa probinsya ninyo o kaya'y sumulat sa inyong munisipyo at ipakansela ang inyong rehistro. Bibigyan kayo ng cancellation paper at ito ang ipapakita sa COMELEC dito o sa Board of Election Inspector para kayo'y makarehistro ng panibago. Eh, ano po ba mga kwalifikasyon para makarehistro ang isang tao, Kapitan? Unang-una po dapat ay 18 taong gulang na magpaparehistro. Siyempre ho, kailangan mamamayan ng Pilipinas. Dapat hindi naalisan ng karapatang bumoto. Dapat namuhay siya o tumigil sa Pilipinas ng may isang taon at dapat may 6 na buwan na siyang namuhay sa bayan kung saan nais niyang magparehistro at bumoto. Ah, ano po yan, Kapitan? May sinabi kayo ukol sa pag-aalis sa karapatang bumoto. Eh, pwede po ba yun? Oo naman. Tinutukoy dito ang mga diskwalifikasyon. Sino ang mga taong hindi makaboboto? Ito ang mga sumusunod. Una, ang sinumang nasintensyahan ng pagkabilanggo ng hindi lalampas ng 1 taon at di ito nabigyan ng plenary pardon o amnestia. Ikalawa, ang sinumang nahusgahan ng korte sa krimen na may kinalaman sa kataksilan sa pamahalaan tulad ng rebelyon, sedisyon, di pagsunod sa anti-subversion law o kaya'y paggamit ng armas o krimen laban sa katatagan ng pambansang seguridad. Eh, yung mga silaulo po ba'y pwedeng bumoto? Siyempre naman, hindi po. Hindi maaaring makaboto ang mga taong wala sa matinong pag-iisip. Oh, paano naman po kung nawala ang voter's ID? Makakaboto po ba uli? Eh, Lolo, kailangan iniingatang mabuti ang voter's ID. Ano po? Dahil walang duplikado ito. Pero kung ito'y nawala, kailangan gumawa kayo ng affidavit o testimonya ng isang taong nakakakilala sa inyo. Halimbawa po, ang inyong kapitbahay o kaya namay ang kapitan ng inyong barangay. Ito po ang ipipresenta sa miyembro ng election board upang kayo'y makapagparehistro at makaboto ulit. Eh, Kapitan, yun pong hindi marunong masyadong bumasa o sumulat, o kaya yung mga matatanda, pwede ba silang makaboto? Ang mga ganong tao ay dapat sinasamahan kapag sila'y boboto. Pati na yung mga may pisikal na kapansanan ay pwede rin makaboto, pero dapat silang samahan ng kanilang mga kamag-anak. Eh, Ginoong De Leon, siguro yung makabubuti kung ipaliwanag ninyo sa kanila kung papaano ang pagrehistro. Opo, Kapitan. Mga kaibigan, sa araw ng rehistrasyon, pumunta po kayo sa itinakdang lugar kung saan gagawin ito. Hanapin ang pangalan ninyo sa listahan na nakapaskil sa dingding ng gusaling paggaganapan ng rehistrasyon. Sa loob ng kwarto ay may mga opisyal ng COMELEC na magbibigay ng forma na inyo namang sasagutan. Ang impormasyon pong ito ay nauukol sa personal na kalagayan ninyo tulad ng inyong pangalan, edad, kailan at saan kayo pinanganak at iba pa. Kapag natapos na ninyong sagutin ito, bigbigyan po kayo ng inyong kopya na may nakalagay ng mga numero. Ito po ang inyong voter's ID. Ganun lang ho ba? Madali lang pala eh. Aba, oo, hindi mahirap ito. Ginagawa natin ang pagrehistro upang legal tayong mapabilang doon sa mga taong kwalipikadong makapili ng kandidatong mamamahala sa ating gobyerno. Meron pa ba kayong mga katanungan? Naku, Kapitan, wala na po. Maraming salamat sa inyong mga paliwanag. Sikapin nating maging maayos ang pagpaparehistro.
magpapasgil kami ng listahan ng mga butante para maalaman ninyo kung saan ang inyong presintong pagbobotohan. Magtatalaga rin kami ng mga taong mag-aayos sa katahimikan at kaayusan sa araw ng pagrerehistro. Sabihin ninyo sa inyong mga kakilala, mga kamag-anak, na magparehistro sila ng maaga upang maiwasan ang pagkaabala. Maaaring samahan ninyo sila sa kanilang pagpaparehistro. Gamitin po natin ang ating karapatang ito. Makakaasa kayo sa aming suporta, Kapitan. Opo nga. Upang maging maayos ang ating rehistrasyon at botohan. Oh, sige, maraming salamat sa inyong pagparito. Kayong lahat, maraming salamat. Inaasahan kong ipamamalita ninyo ang tungkol sa pagpaparehistro sa inyong mga kamag-anak at kakilala. Inuulit ko, gamitin natin ang karapatang bumoto. Huwag natin itong ipagbili. Ito'y ating tungkulin at karapatan bilang mamamayang Pilipino. Inyong narinig ang mga problemang may kinalaman sa pagrerehistro para makaboto. Inaasahan kong alam ninyo na ang mga wastong pamamaraan sa pagrerehistro at ang kahalagahang magamit ang karapatang makapili ng tunay na kinatawang mamamahala sa pamahalaan. Huwag abusuhin ang karapatang ito. Marami tayo nababalitaan na ipinagbibili ng ilang mga mamamayan ang karapatan nilang ito. Dapat maging totoo tayo sa ating mga sarili. May obligasyon tayong gamitin ang ating karapatang bumoto. Gamitin natin ito ng tama at maayos at ayon sa sinasabi ng ating konsyensya. Huwag ipagbili ang karapatang bumoto. Kayo ba'y kwalipikado ng makapagparehistro para sa darating na eleksyon? Bilang pagsubok sa inyo, anong mga problema sa pagrerehistro ang tinalakay sa kwento? Sabihin nga ninyo kung paano ang pagrerehistro. Sino ang may karapatang magparehistro? Sino naman ang hindi maaari magparehistro? Bakit hindi dapat ipagbili ang karapatang bumoto? Kung hindi nyo tiyak ang inyong sagot sa mga tanong na ito, maaari ninyong pakinggan muli ang tape at basahin ang inyong learning guide. Inaasahan kong nakapagbigay na naman kami ng dagdag na kaalaman sa inyo. Hanggang sa sunod nating pag-aaral, maraming salamat po sa inyong pakikinig.